Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na mayroong mga naiwang kagamitan ng ating mga ninuno na hanggang ngayon ay patuloy pa rin lumilito sa ating mga eksperto? Kaya mula sa pinakaunang disenyo ng eroplano sa ating mundo hanggang sa kagamitang hindi magawang matukoy ng ating mga eksperto ay ito ang 10 pinaka-nakamamanghang kagamitan sa ating kasaysayan. At kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, Ancient Egyptian Glider. Ang pinakaunang makasaysayang kagamitan na tatalakayin natin sa ating listahan ay ang nadiskubre ng mga eksperto matapos nilang imbestiga ng libingan ni Paddy Emon sa Nayo ng Saqqara sa bansang Ehipto noong taong 1898 kung saan nila natuklasan ang isang kakaibang artifact na gawa sa kahoy. Nakapansin-pansing merong hugis na parang isang ibon na noong una ay nakala ng mga eksperto na ginawa lamang ng mga tigasinaunang Ehipto para gamitin sa kanilang mga seremonya. Pero matapos mapagdesisyonan ng mga eksperto na gumawa ng replika ng artifact na ito, ay natuklasan nila na kaya nitong lumipad na parang isang eroplano. At dahil sa lampas 2,000 taon na ang edad ng artifact na ito, ay mabilis na pinaniwalaan ng mga eksperto na posibleng ito na nga ang pinakaunang disenyo ng eroplano sa kasaysayan ng ating mundo na nagpapakita lamang kung gaano kaunlad ang teknolohiya noon ng sinaunang Ehipto. Number 9, Damascus Steel Swords. Ang disenyo ng espada na tinatawag na Damascus ay nagmula pa noong 9th century sa rehiyon ng Middle East kung saan ito ang isa sa pinakamadalas na ginamit ng mga sundalo sa pakikipaglaban. Dulot na kilala ang disenyo ng espada na ito sa kanyang parehong pagiging matalim at matibay. Kung kaya't kahit na ilang beses raw itong gamitin sa digmaan ay hindi pa rin ito makikitaan ng kahit na anong sira, mapasa kanyang taliman o hawakan. Ang pangalang Damascus ay nagmula sa isang syudad sa bansang Syria kung saan siya sabing unang nagpakita ang disenyo ng espada na hanggang ngayon ay kilala pa rin ng masa, hindi lamang dahil sa angking talim at tibay nito, kundi dahil na rin sa ganda ng kanyang disenyo. Sa kadila ng makikita sa talim ng bawat Damascus ang tinatawag na Damascus pattern na mayroong itsura na parang mga alon ng tubig na siyang nagpapakita raw kung gaano na lamang kahusay ang talento ng sino mang gagawa ng espada na ito. Saksamang palad ay nilimitahan lamang noon ang paraan ng paggawa ng ganitong uri ng espada kung kaya't kasalukuyang hindi na alam pa ng kahit na sino kung papaano gawin ang original nitong disenyo na hanggang ngayon ay pilit na nare-replika pa rin ng ating mga eksperto. Number 8, Kimbaya Airplane. Kung kanina ay natalakay natin ang sinasabing pinakaunang disenyo ng eroplano na nagmula sa sinaunang Ehipto, ay gusto ko namang pag-usapan natin ang nadiskubre ng mga eksperto sa kagubatan ng bansang Colombia kung saan sa kaligitnaan ng kanilang pag-aaral sa sinaunang sibilisasyon ng mga Kimbaya ay nadiskubre nila ang mga kakaibang gintong artifacts na ito. Nakapansin-pansing merong itsura na parang isang maliit na eroplano na noong una ay nakala ng mga eksperto na dahil lamang sa ibinase sa isang uri ng iba ng mga artifacts na ito. Pero matapos silang gumawa ng isang replika para mapag-eksperimentohan ito ay natuklasin nila na kaya nitong lumipad na parang isang totoong eroplano na siyang nagiging daylan para marami ang maniwala na posibleng ang disenyo raw ng gintong bagay na ito ay binigay sa mga miyembro ng sibilisasyong Kimbaya ng mga nilalang na naninirahan sa ating kalawakan na mayroong higit na mas advanced na teknolohiya kumpara sa makikita natin sa ating planeta. Number 7, Iron Dagger. Dumako naman tayo sa bansang Turkey kung saan sa pag-iimbestiga ng mga eksperto sa isang Neolithic site sa bansa ay meron silang nadiskubring isang nakakagulat na bagay na maaaring bumago raw sa paniniwala natin patungkol sa kasaysayan ng ating planeta. At ito ay ang dagger na ito, nakapansin-pansing gawa sa metal, kung saan kahit na ordinaryo lamang ang itsura ng bagay na ito, ay dapat mo raw malaman na base sa pag-aaral dito ng ating mga eksperto, ay natuklasan nila na nagmula pa ito mula 2500 BC hanggang 2003 BC, nalampas 1,000 taon na bago sumapit ang panahon ng Iron Age na alam ng marami sa atin
na siyang naging panahon kung kailan unang gumamit ang mga tao ng metal na material para gumawa ng mga kagamitan na nagpapakita lamang kung bakit maaari nitong baguhin ang ating kaalaman patungkol sa ating kasaysayan. Number 6, Sugar Idol. Sa bulubundukay ng Ural Mountains sa bansang Russia ay mayroong natuklasan noong 1890 ang ating mga eksperto sa isang putikan na hanggang ngayon ay patuloy pa rin lumilito sa kanilang isipan. At ito ay ang 5 metrong tangkad na iskulpturang ito na gawa sa kahoy na siyang kilala sa tawag sa kanya na Sugar Idol, na kahit na mukhang ilang daang taon pa lamang daw ang tanda ay dapat raw nating malaman na umaabot na ang edad nito sa halos 2,000 taon na hindi raw madaling mahahalata ng kahit na sino dahil sa na-preserve ang kanyang itsura ng putik na bumabalot sa kanya na siyang naging daylan para ma-preserve pa rin hanggang sa kasalukuyan ang anyo ng nasabing iskulptura kung saan makikita pa rin sa katawan nito ang mga nakaukit na simbolo na hanggang ngayon ay patuloy pa rin pinag-aaralan at sinusubok na i-translate ng ating mga eksperto. Dulot na posibleng nakalagay raw sa mga simbolo na ito ang mga mensahe na iniwan para sa atin ng ating mga ninuno o di kaya kaalaman patungkol sa kanilang paraan ng pamumuhay noong sinaunang panahon. Number 5, Greek Fire. Alam mo ba na mayroong ginamit na kagamitan? Ang Byzantine Empire mula 7 hanggang 14 na siglo na siyang naging daylan kung bakit hindi sila magawang matalo ng kahit na sino? Ang sinasabing secret weapon nilang ito ay ang tinatawag na Greek Fire na ayon sa mga eksperto ay ginamit raw ng nasabing empire sa pamamagitan ng paghahagis nila ng mga granada na napupuno nito sa mga kalabang barko na siyang naging daylan para masunog at lumubog ang mga ito. Dulot na kahit pa isang uri ng apoy ang Greek Fire ay nagagawa pa rin itong magliyab sa tubig na siyang nagpapakita lamang kung gaano na lamang ito dapat nakatakutan sa tuwing nagkakaroon ng labanan sa karagatan. Sinasabing sinubok na gayahin ng mga kalaban ng Byzantine Empire ang paggawa ng ganitong uri ng armas pero nabigo sila dahil sa hindi nila alam kung ano ang mga material na ginamit rito at kung papaano ang proseso sa paglikha nito na siyang naging daylan para patuloy na lumagaw ang teritoryo ng sabing empire hanggang taong 1453 matapos silang matalo ng Ottoman Empire na sinasabing nangyari dahil sa hindi na nakagawa pa ng Greek Fire ang Byzantine Empire. Dulot na naubusan na sila ng material para magawa ito na siya rin naging daylan ng kanilang tuluyang pagkatalo. Number 4, Lycurgus Cup. Ang isa sa pinakakamanghamanghang artifact na tatalakayin natin sa listahang ito ay ang tinatawag na Lycurgus Cup na isang basong gawa sa salamin na nagmula pa noong 4th century bilang simbolo ng pagkapanalo ng dating Emperor Constantine the Great laban kay Licinius. Makikitang nakaukit sa nasabing baso si King Lycurgus na sinubok patayin si Ambrosia na dating tagasunod ni Dionysus. Pero hindi ang nakamamanghang mahusay na pagkaukit sa salaming baso na ito ang ikinagulat ng mga eksperto kundi ang kapabilidad nito na magbago ng kulay kung saan kapag tinutukan ng ilaw ang Lycurgus cup mula sa kanyang likuran ay nagkakaroon ito ng pulang kulay habang pag ang ilaw naman ay nagmula sa kanyang harapan ay nagkakaroon ito ng kulay na luntian na ayon sa pag-aaral ng mga eksperto ay nagmula raw sa pag-reflect ng liwanag sa mga gold and silver nanoparticles na ginamit na material sa pagkakagawa sa nasabing baso na nagpapakita lamang kung gaano kahusay at katalino ang mga Romano hindi lamang sa larangan ng pakikipagdigmaan kundi pati na rin sa paggawa ng mga nakamamanghang kagamitan. Number 3, Ancient Robots. Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na kahit pa walang advanced na teknolohiya, noong unang panahon ay meron pa rin mga robot na nagawa noon? Ang sinuunang robot na ito ay ang ginawa ng lalaking kilala sa pangalan na Heron of Alexandria na siyang inventor hindi lamang ng pinakaunang land-based wind power machine sa ating kasaysayan kundi pati na rin ang iba't ibang mga kaalaman at kagamitan kung saan kabilang narito ang ginawa niyang formula para sa area ng triangle ang Heron's Fountain na isa sa pinakaunang disenyo ng fountain sa kasaysayan at ang pinakaunang programmable robot na ginawa niya para pasiyahin ang publiko sa isang amphitheater
na kanyang ginawa sa pamamagitan ng pagtali ng isang kariton na idinisenyo niya para mag-produce ng power na siyang gagamitin ng kanyang makinarya para gumalaw at kumilos ayon sa disenyong pinili niya na siyang naging dilan para tagurian ng marami si Heron of Alexandria na siyang pinakaunang programmer sa kasaysayan ng ating planeta. Number 2, Rust-Proof Metal. Bumisita naman tayo sa bansang India kung saan makikita ang isang higanteng poste na kung tawagin ay Delhi Iron Pillar na maniwala ka man o sa hindi ay 16 na siglo nang nakatayo sa lugar na talaga namang nakakagulat na malaman dahil sa makikitang hindi pa rin ito nagkakaroon ng kalawang na ayon sa mga eksperto ay naging posible dahil sa material na bumubuo rito na kung tawagin ay wrought iron na dahil sa mayroong mataas na amount ng phosphorus at walang kahit na anong sulfur o magnesium ay kaya nitong magtagal ng matagal na panahon nang hindi nagkakaroon ng kalawang sa kanyang katawan. Nasa kasamang palad ay hindi na raw natin kaya pang gayahin sa kasalukuyan dulot na ang huling beses na nakagawa ng isang bagay na gawa sa wrought iron ay noon pang dekada 70 matapos ang tuluyang pagkaubos ng uri ng metal na ito sa ating planeta. Number 1, Roman Dodecahedron. Ang pinakahuling makasaysayang kagamitan na tatalakayin natin sa ating listahan ay ang tinatawag na Roman Dodecahedron na nakuha ang kanyang pangalan dahil sa pagkakaroon niya ng hugis na mayroong 12 magkakaparehang mukha na nadiskubring nagkalat sa teritoryo ng mga bansang United Kingdom, Hungary, Germany at France. Ang nakakagulat patungkol sa mga kagamitan nito ay ang patuloy nilang pagiging isang malaking misteryo dulot na walang kahit na anong kasulatan sa ating kasaysayan ang nagpapaliwanag sa mga ito kung kaya't tanging teorya pa lamang patungkol rito ang meron ng ating mga eksperto gagaya na lamang ng posibleng paggamit raw dito ng mga sinaunang tao bilang hawakan ng mga kandila o di kaya bilang kagamitan para ma-measure ang mga bituin sa ating kalangitan. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito kaya para sa iyo kasaliksi. Alin sa mga kagamitan na ito ang sa tingin mong pinakamisteryoso sa lahat? I-comment mo naman yan sa baba.